Si Kristo po ay hindi Diyos at siya ay tao lamang. Mapagpalang araw mga kapatid, ang Iglesia ni Kristo po or INC 1914 ay nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos, kaya ito po ang ating sasagutin sa video na ito. Paano kayo nasa katotohanan? Eh, tinuturo mo, tao si Kristo at hindi Diyos. Kung ako lamang po ang nagsabi, ay huwag po kayo maniwala. Subalit, sino po ba mismo? Kanino nang galing ang aral na si Kristo ay tao at hindi Diyos na tulad? Pakinggan po ninyo mismo ang payag ni Kristo sa 1:8:40. Datapwat, pinagsisikapan niyo akong patayin na tao sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ano po ba mismo ang pinapatotoo ni Kristo sa kanyang likas na kalagayan? Na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Iyan po ang itinuturo ng Iglesia ni Kristo. Sapagkat yan ang katotohanan na sinabi ni Kristo. Bago ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa page na ito, malayo po kayong mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated po kayo sa ating mga susunod pa na video. Ang talatang madalas ginagamit ng mga INC para patunayan ang kailang aral na si Kristo ay tao lang ay ang sa John 8 verse 40. Ganito po kasi ang ating mababasa. Datapwat, ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong nagsaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kung ikaw ay takot sa context at itong verse 40 lang ang iyong babasahin, lalabas sa iyong conclusion na si Kristo ay tao lang gaya ng pagkaunawa ng INC 1914. Pero kung titignan po natin ang context at hindi lang po ang verse 40, lalabas sa iyong conclusion na si Kristo ay Diyos. At yan ang magandang bagay na gagawin mo kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Hindi yung basta makadampot lang ng mga talata kahit mali ang context ay okay na. Noong sinabi po ni Kristo ang mga bagay na ito, siya po ay nasa kalagayang tao. Bagamat ganun ang kanyang mga pananalita, makikita pa rin po sa context ang kanyang pagka-Diyos. Katulad sa sinabi ng Panginoon na ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ang alin? Na siya ay pagtangkaang patayin. Ang mga Hudyo, pinagtangkaan nilang patayin si Jesus dahil sa kanyang mga salita na ginawa niyang kapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kasi sa mga Hudyo, kapag ginawa mong kapantay ang iyong sarili sa Diyos, nagkakasala ka ng blasphemy. Kaya nung narinig nila ang mga salita ni Jesus, gusto nilang patayin sa pamamagitan ng pagbato. Sa aklat pa lang po ng Diyan, maraming beses na ipinantay ni Kristo ang kanyang sarili sa Diyos Ama. Magbigay po ako ng mga halimbawa. Sa John chapter 5 verse 19, kung anong nagagawa ng ama, ganun din ang nagagawa ng anak. Sa verse 21, kung ang ama ay bumubuhay ng patay, nagagawa rin ng anak. Sa verse 23, kung anong papuri para sa ama, ganun din dapat para sa anak. Sa John chapter 10 verse 28, hawak ng anak ang kaligtasan ng mga mananampalataya. Sa verse 29, ganun din ang ama. At sa verse 30, inangkin ng Panginoong Hesus na kapantay siya ng Diyos Ama. Dahil sa pananalita na ito ng Panginoon, nagalit sa kanya ang mga Hudyo dahil bagamat hindi nila narinig mula kay Kristo ang salitang ako ay Diyos, pero naunawaan nila na nakikipantay ang Panginoong Hesus sa Diyos Ama. At hindi lang dahil dyan, kundi dahil na rin sa sinabi ng Panginoon na Ama niya mismo ang Diyos Ama. Iinaasahan ng mga Hudyo na sa misaya nila maririnig ang salitang iyan. Pero hindi nila alam na ang kanilang kausap, yun na pala ang Misaya. Dumating na sa pamamagitan ng virgin birth. Ngayon, imbis na matuwa sila, sa halip, nagalit sila. At gusto pa nilang patayin ang Panginoon. Pero si Abraham, nung nakita niya si Kristo, siya ay natuwa. Basahin po natin sa John chapter 8, verse 56. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Dahil dito, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, ano? Wala ka pang 50 taong gulang tapos nakita mo na si Abraham? Pero sagot ng Panginoon ay ito sa verse 58. Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Dahil sa sagot na iyan ng Panginoon, gusto siyang batuhin ng mga Hudyo. Gustong iparating ng Panginoon dito na siya nga ay Diyos. Gaya ng patutuo ni John sa chapter 1 verse 14. Ito po ang ating mababasa. And the Word was made flesh and dwelt among us. Ang salitang Word po dyan ay si Kristo po yan at Diyos po yan. Ito po ang sabi sa verse 1. In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Tunay nga po na ang Panginoon ay Diyos na nahayag sa laman. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, ito po ang ating mababasa. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world,
received up into glory. Ito, isipin nyo, kayong mga naniniwala na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Kung si Kristo ay tao lang, may tao pang may kamalayan na bago pa siya ipinapanganak? Wala, pero ang Panginoon, meron. Kung siya ay tao lang, may tao bang tagapaglikha ng lahat ng mga bagay? Wala, di ba? Pero si Kristo ay tagapaglikha ng lahat ng mga bagay. Sino bang paniniwalaan ninyo ang mga apostol na nakasama mismo ang Panginoon at nagpatutuo sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo? Or si Manalo na lumitaw lamang noong 1914, hindi nakasama si Kristo, hindi nakita si Kristo, at itinanggi pa ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo? Mag-isip-isip po kayo, tandaan po ninyo na sinabi ng Panginoon maraming darating na mga bulaang propeta at dadayain ang tao. Ako, mas pipiliin kong maniwala sa nakasulat sa Biblia. Basahin po natin sa Revelation 1 verse 8. Ito po ang ating mababasa. I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Ang Panginoong Hesukristo po iyan, kaya huwag pong paniwalaan si Manalo na dumating lamang noong 1914. Bumasi po tayo sa nakasulat sa Biblia. Kaya huwag niyo pong paniwalaan ang mga maling aral ni Manalo sapagkat wala po yan sa tamang unawa. Maraming salamat po sa inyong panunood.